So, unbox natin tong next Spyder helmet. Anak na! Bakit? Hoy, Duki, asa niya helmet? This is the Spyder Strike. I'll walk you through. So, una sa lahat, ang Spyder Strike ay full face. Out of the box, ganun pa rin. May kasama pa rin siyang extra visor and helmet bag. Now, kung makikita nyo, ang helmet na to is in matte black with pink accents. Ganda ng kulay, in fairness. Kahit na pink, parang pwede ko pa rin siyang suotin. Now, dito sa harap, meron kang air vent dito sa may chin. Tapos, sa taas, meron ka rin dalawang air vents. Then, the exhaust or labasan ng hangin is nandito sa likod. So, dito ako lumalabas. Mahangin daw ako eh. Anyways, meron siyang Spyder logo here sa gilid, magkabila. Tapos, may nakalagay na strike right here at the back. Talagang gusto mong mag-unbox ng helmet ah. An energy symbol right here on top. Sa likod naman, Spyder logo, strike, and yung ECE sticker niya together with the BPS sticker. ECE compliant, kaya medyo mataas-taas ang safety standards. Maganda yung pagkakagraphic niya, especially right here na meron solid going to a gradient. Dots ba to? Parang pawala. So, sobrang solid nung design. Sa likod, may spoiler, detachable. I think may nabibiling pyesa nito in different colors, pero ako feel ko gwapong-gwapo siya in matte black. Bagay na bagay dun sa colorway. This is dual visor, tapos yung control niya ng pagbaba ng dual visor is nandito sa may left side, bandang noo. Ano? Ano ba to? Sentido. Yan. Underneath the helmet is a quick release strap, chin guard. Of course, the foam is removable and washable. Hindi ko na lang sila babaklasin kasi mahirap magbalik at tamad ako magbalik. Kita nyo? Isang botones lang natanggal ko. Ayaw pang iyon. So, fit check natin to. Power Rangers! Ranger Pink! Ganda, di ba guys? So, again, uulitin ko. Again na, uulitin ko pa. So, ganun siya ka-importante. Ang helmet, baliwala kung hindi mo tamang size yung helmet. At mas lalo na kung hindi mo ginagamit ng maigi yung strap. Sa visor naman, ang nagustuhan ko is meron siyang last clip para mag-lock. Ayun, ulitin ko. There. Okay, so pwede kang mag-ride ng either open visor or closed visor. Yung in-between, kasi lalo pagka umuulan, di ba, minsan nag-i-in-between. Ewan ko kung ako lang yun. So much like other Spyder helmets, this comes in a scratch-resistant polycarbonate, 100% UV400 protection, optical-grade visor clarity, and easy visor replacement para sa mga maarte sa visor dyan. Also, dito sa loob, comes ready na siya, but is it eyewear ready? No. It's not eyewear ready, pero hindi niya ka-indicate na eyewear ready. Pero meron siyang siwang dito that can possibly fit your eyeglasses. Pairam ako ng salamin mo, Joem. Hindi lang ako didilat, guys, kasi bulag si Joem pagka walang salamin at napakataas ng grado nito. Pero testingin natin kung eyewear ready siya kahit na hindi indicated. Okay, as far as the fit goes, kapag tama yung size ng helmet nyo, papasok yung si ano ba to? To, yung ito ng eyeglass nyo, dito sa siwang, eh, which makes it eyewear compatible. Overall design of the Strike is semi-racing. Actually, kung ganyan siya, suot mo ng ganyan, medyo racing-racing talaga siya. Pero kahit na racing-racing yung itsura, medyo malaki pa rin yung visor. Not as big as other Spyder helmets na
built for city rides talaga. This is more of a aggressive look but still very useful pagdating sa mga kalsada. The price point of the Spyder Strike is at 4,495 pesos. Kung gusto nyo, visit your nearest Spyder or Gear Up outlets at check nyo na rin yung mga other distributors sa Spyder website. Anyways, this is the Spyder Strike. I'm Boss Carl. Lagi nyong tatandaan, leave your pride when you ride. Ingat! Ikaw i-unbox ko. Gusto mo? Anak ng tina pa. Umiga ka pa talaga. Oh!